Angat ang ekonomiya ng Pilipinas sa ibang bansa sa Asia sa ilalim ng administrasyon ng yumaong Pangulong Ferdinand Marcos. Ngayong si Bongbong Marcos Jr. ang uupo, sinabi ni Sergio Luis Ortiz Jr. makakatulong kung makukopya ng anak ang naging diskarte ng ama. Kabilang si Luis Ortiz Jr. sa mga namumuno sa Employers Confederation of the Philippines at Philippine Chamber of Commerce and Industries. Meron, gaya sa agriculture, maraming programa sa agriculture na pwede sundin. Dahil sabi ko, doon lang tayo nakapag-export ng rice. Maganda production natin ng sugar. No? Maganda, yun, dapat tingnan yun. Yung maganda ang programa nila sa irrigation system noon. Mga nahinto yung mga yun, napabayaan. Dapat yun maraming ma-adapt. Pwedeng kaya. Yung build. Infra. Yung infra, alam mo naman, si President Marcos, kaya hindi mo rin maalis na marami pa yung tinatawag na Marcos loyalist. Medyo na kameme lang sila. Pero lumabas na sa boto, talagang marami pa sila. Ngayon nagsisimula pa rin bumangon ang ekonomiya ng bansa na idinapa ng pandemya. Mahalaga ayon kay Luis Ortiz Jr. na makabuo ang nakakabatang Marcos ng economic dream team. Well, alam naman natin na dahil sa pandemya, trillion-trillion ang naging utang natin. No? At kung hindi okay ang economic team natin, pagdurusahan natin yan ang mga anak natin. Pagbabayad niyan. So, importante talaga na makuha ni BBM yun talaga mga magagaling na tao. At nasisiha kami sa nakita namin dahil so far yung mga kinuha niya, kagaya halimbawa ni Leguesma, yan panahon era yan. No? And I think, I don't doubt if they know each other. I think they were just picking the best and na-repair sa kanya. Si Balisakan na nilagay sa NEDA, I think medyo nakilala niya dahil parang na-assign yata sa Ilocos ng governor siya. Ang binanggit nito ay sina Bienvenido Leguesma na dating labor secretary ni dating Pangulong Erap Estrada at Secretary Arsenio Balisakan na chief economist ni Yumaong Noynoy Aquino. Ang dalawa ay babalik sa kanilang mga dating pwesto pagpasok ng bagong administrasyon. Nabanggit din ito si Tuts Ople, anak ng Yumaong Labor Secretary Blas Ople noong Administrasyong Marcos na uupong bagong kalihim ng Department of Migrant Workers. Sinabi pa nito na hindi dapat agad tinawaran ang nalalaman ni BBM sa ekonomiya dahil base sa huling pagharap nito sa mga mamahayag, lumitaw namang maganda ang kanyang plano. At maraming impressed because sinagot niya lahat yung mga question na very detailed, ano? Tsaka yung mga issues sinagot niya. Impressed ang mga tao na sinasabi lang, may issue sa kanya, hindi sumasali sa debate ko, eh. Pero the yes. Way, ano, mukhang dominado niya yung mga topics, even the foreign relations. Anyway, we are hoping na yung quality ng economic team niya, sana, same quality ng ano, kung mariretain lang yung economic team na ng nakarang administrasyon. Bagamat hindi nagre-rekomenda ang mga grupo ng negosyante ng mga nais nilang bumuo ng economic team ng administrasyon, nabanggit nito sina Trade Undersecretary Abdul Ghani Makatuman na maaring kumatawan sa Mindanao at Energy Undersecretary Benito Ranque na malaki din ang kaalaman at kakayahan sa sektor ng enerhiya. Maging si Senator Sherwin Gatchalian, anya, ay malaki ang maitutulong kung makukumbinsi na maging bahagi ng gabinete ni BBM. Pinuri din ni Luis Ortiz Jr. ang kasalukuyang economic team na sa kanyang palagay ang nagsalba sa Administrasyong Duterte sa pagkakalugmok ng ekonomiya dahil sa pandemya. Maganda na lang, anya, na umasa ang sambayan ng Pilipino na masasala ng husto ni BBM ang mga bubuo ng kanyang gabinete. The way it looks, with a very good chance of going out of there, hopefully yung makukuha mga tao that will compose the team, and it looks like we're going there,
yung mga may tiwala ang tao dito, mga businessmen dito, ang population dito sa Philippines, at yung mga foreign investors, yeah, at yung mga foreign governments. Sa mga sinabi ni Luis Ortiz Jr., ang dapat mangyari sa bagong administrasyon ay mailagay ang tamang tao sa tamang pwesto. Mukha namang he's going the right way in choosing people. It looks like he knows how to choose people. Janis Cosio, Radyo Inquirer Online. Bayan nagtatanong, mamaya nag-uusisa.